Hi guys, it's me, Lila again. It's been a while na hindi ako nakapag-upload ng video kasi lumipat ako ng bahay at saka it's sobrang pagod. Hindi na ako ngayon nakatira sa palace, may sarili na akong space, lumipat ako dito sa Malas. Tapos ngayon, ang update is that still nag-stop na ako nung brilliant, 'di ba yung last time na sinasabi ko. Nag-dry na yung mga pimples. Look at that. Nag-dry na siya. Oh, nag-umpisa na siyang mag-dry. Pero kasi parang, ang lalaki kasi nila, di ba, last time. Oh, ito. Na parang pigsa na siya. To the point na parang pigsa na siya. Pero at least nag-dry na siya. Oh, see? Nag-dry na siya. So, sa tingin ko, kailangan ko nang mag-start ng something na para... Pwede na siyang mag-stop kasi parang nag-subside na yung effect. Nung ginamit ko dati na brilliant. So, hindi muna ako naglagay ng pang-apply sa mukha. Gumamit muna ako ng itong very trending ngayon na nekothione. Sabi daw, di ba yung sa mga reviews, nakita ko na ang nekothione daw, hindi daw siya nakaka-close ng breakout. So, unlike before, gumamit ako ng... Actually, dealer ako, member ako ng Lux White. Pero wala na kasi akong supplies, kaya nag-stop na ako. Ngayon, itatry ko itong nekothione kasi bukod sa mura siya, tapos maganda ang mga reviews niya. Ito. This is nekothione. Mm-hmm. Mura lang siya. Mura siya. It's a riyad, parang 65. 65 siya. Plus delivery fee kasi in-order ko lang siya online. So, ngayon, ganito ang itsura ko. Medyo may maputi-puti talaga ako konti. Kasi, alam mo naman, pag nasa Saudi kami, iba yung mga balat namin. Medyo mapuputi kami kasi nga. Hindi kami naaarawan. Hindi ko alam kung puti or putla. Pero, iba ang balat namin. So, ngayon, ito yung ano ha. Nagagamit ako ng nekothione. Starting tonight. So, ganito, ito ha, tandaan niyo yung mga pimple marks na yun. Mm. Tingnan natin kung totoo na hindi ka magbe-break out sa nekothione. Gaganda daw kasi ang kutis mo sa nekothione. Gaganda ang balat mo. So, abangan natin after a week or two kung makikita na natin ang result na nawawala yung mga yan at nang nawalang tutubo na mga bagong pimples. Kasi usually, pagka nagtatry ka ng mga ganito, umiinom ka ng mga ganito, nagbe-breakout ka, diba lumalabas yung mga pimples. So, tandaan nyo yung mga pimples ko na yan. Ito lang ang pimples ko. Ito, pagaling na siya. Bakas pa yan ang brilliant. Kaya wala pa akong ina-apply ngayon sa mukha kasi ayaw kong anuhan siya. As in water lang. Wala akong lagay ng mga cream. Ito, nilalagyan ko siya ng antibiotic, syempre. Dermovate ang ginamit ko. Kasi, para lang tumuyo. Actually, may mga laman sila eh. Pagka gumaling na sila totally, pagka medyo magaling na sila, masakit pa kasi sila. Kasi, kung tinitingnan niyo lang siya, parang ganyan lang siya pula, diba? Pero, meron talaga yan siyang mga nakabukol na parang mga ganito kalaki sa nails ko. Mm-hmm. Para siyang pigsa. Maliit na pigsa. Mm. Siyang may nana sa loob. Gusto ko siyang i-break. Kasi wala akong ano. Mapupunta ako sa derma. Mapapamahal ako nito. So, initreat ko na lang siya ng antibiotics. That's it. So, nekothione. Itong kilikili ko. Hindi ko naman kailangan paputiin kasi. Medyo maputi naman siya. Ano lang, ito lang ang inaano ko sa nekothione is kung totoong nakaka-blooming siya, i-review ko after 2 weeks or today is 14th of May. 14, is it? Yeah, is it 14? So, end of May, i-update ko kayo kung gumanda na ba ang balat ko, kung hindi ba siya nagkaka-breakout. Tsaka baka maggamit na din ako ng mga moisturizing cream pagka gumaling na talaga totally ito. Kasi mahirap gumamit kasi hindi mo alam na pagka mag-worse ba,
Kaya in-stop, pinagpahinga ko muna. Mukha, alam mo namang matanda na tayo. Kaya alagaan natin dapat ang mga sarili natin, di ba? Actually, so haggard na kasi kagigising ko lang. Galing ako ng night duty. Tapos pag after ng night duty ko, natulog ako. Kumain pala ako ng ano, ng gulay ginawa ng ka-flatmate ko na si Nerky. Ginataang gulay. Tapos kumain ako ng tuyo. Tsaka nga pala guys, di ba hypertensive ako? Lately, hindi na ako nainom ng hypertensive drug ko. I don't know. This is not, huwag niyo akong gayahin. Pero, nanibago ako sa masyadong mababa na blood pressure ko. Kasi, kumakain ako, hindi ko na natipigilan na kumain ng garlic. Sometimes, napapadami nga ako ng garlic eh. Lalo na pagka kumakain ako ng mga tuyo. Nag 108 na lang ang blood pressure ko, over 60. Yung parang kung hindi ako uminom kasi dalawa yung hypertensive drugs ko ba, 'di ba? Tapos yun mga adjustment sa buhay. Mga matanda ng mga hypertensive drug na pinag-uusapan. Ganda pang huli. Ay, nga pala, Happy Mother's Day everyone. At saka, sana lahat ng mga mothers ngayon, lalo na nandito sa abroad, nabati na ng kanilang mga anak. Ako, wala na akong mga sweet messages regarding sa aking mga anak, pero I was so happy, still very happy, nasa cloud 9 pa rin ako kasi at 7 p.m. here, Saudi time, and it's 12 midnight in the Philippines, my children, the Ate Ali and Kuya and the Bunso, called me to greet me Happy Mother's Day. Kaya sobrang happy ko and inspired kasi parang it keeps me going. It makes me felt better na hindi pala nakakalimutan ng mga anak ko ang Mother's Day. Though, wala na yung mga long, sweet messages. Pero still, they remembered me and greeted me via video call. Diba? Ang sweet. Parang, sa mga nanay ngayon, nakalimutan batiin ang mga ng kanilang mga anak. Happy Mother's Day sa inyo. Just continue providing and loving our children kasi baka may mga pinagdadaanan lang din sila dahil wala tayo sa Pilipinas. That's always an excuse na bakit nagpapakamanghulang ka ba? Parang ganon kasi parang tayo pang nasisisi dahil wala tayo sa Pilipinas, di ba? Parang kasalanan natin kaya parang ang kailangan na lang natin ng mga anak ng mga ibang mga anak ha. Not mine. Ang kailangan na lang nila is pera na lang na support natin dahil wala tayo doon. Di ba lang naisip ng mga anak, ng ibang mga anak, anong sakripisyo ng mga nanay nila, ng mga magulang nila, ng mga pamilya nilang nasa abroad, di ba? Yung mga anxiety attacks natin. Pwede kasi masaya ang mga videos or ang mga pictures na pinopost natin. Alam nga naman, mag-post tayo na umiiyak tayo at nagkagidlay tayo. Dugyot, like, dugyot. Look at me now, I'm a bit dugyot. Happy Mother's Day, everyone! I love you all!